So today's video, pag-uusapan natin ang married life. Ayan. So meron kami mga questions dito from our friends na sasagutin namin. Ayan, 100% truth, nothing but the truth. Ganun. So Anabi, alternate tayo magbasa ng questions. So ayan. So babasahin ko yung first question. Ayan. Anong difference ng mag-BF or GF pa lang kayo at ngayon na mag-asawa na kayo? So, may difference ba? Kasi wala naman. Kasi nung mag-girlfriend, boyfriend pa lang kami. Ano? Nakapahang kami, kaya yung nag-work pa kami dyan sa ano. Malapit sa parin niya. Hmm. Yun, nakakilala na, na ano namin isa't isa. Tama. Tsaka, wala siyang pinagbago. Consistent pa rin siya. I mean, lalo na kapag sa mga mansari namin. Kasi diba, usually yung iba hindi na nagsiselebrate ng mansari. Lalo na pag nag-asawa na sila. Minsan kasi iba nagsiselebrate na lang. Anniversary talaga. Pero siya, consistent siya. Kada mansari namin, ginigreet pa rin niya ako. Ginigreet ko pa rin siya. Tapos nagpo-post pa rin kami sa social media. Tapos nagsiselebrate pa rin kami kahit ngayong pandemic. Eh magpapa food delivery siya, ayan. Kain lang naman. Oo, food lang naman. So, ayan. Next question, ikaw na magbasa. Sino unang nagsusorry sa inyo pag nag-aaway kayo? Sino, B? Ako ata. Ay, giniagawa mo. Ako ba, B? Sino mo, Sandra? Sa minsan ako. Madalas ako. Madalas siya, pero madalas kasi ikaw din reason na yung kinagagalit ko, di ba? Ganun. Pero ako naman, kapag alam ko namang mali ako, I'm so sorry naman ako, pero madalas talaga, ayan, siya talaga yung unang nagsasorry. Sino ang madalas na nasusunod sa inyo? So, sino ba? Ako? Minsan naman ako nasusunod. Sino ang mas eh? Madalas eh. Ako. Ayan. Okay lang ba sa'yo na ako yung madalas na susunod? Ay, hindi ko marinig. Parang ayaw na. No choice lang talaga siya. So, yun. Ako yung mas madalas na susunod. That's nice thing. Bakit wala... Ay! Tama. Bakit wala pa kayong baby? Bakit wala pa kaming baby? Alam mo, madalas talaga tinatanong yan ng mga friends ko na parang sabi nila, anong age ka na, ganyan, kailangan, magka-baby ka na, ganyan. Pero ako naman, hindi naman ako nape-pressure. Tsaka hindi naman ako pinapressure ni Neil, ayan. So hindi naman siya yung nagsasabi sa akin na, B, kailangan natin magka-baby, ganyan, ganyan. So, in God's time, ayan. Pero kasi, nung after wedding namin, sinabi ko naman sa kanya na, parang, hindi pa ako ready. Huwag niyo ako i-judge, guys. Hindi naman sa ayaw ko magkaanak. I mean, hindi pa ako ready that time. Parang sabi ko sa kanya, i-enjoy muna namin yung kami lang dalawa, ganun. So, yun. So, wait na lang kayo, guys. So, dalating naman din tayo dyan, syempre. So, kung magkaka-baby kayo, ano gusto nyong gender at sino gusto nyong kamukha? Haha, may haha pa yun ah. So, kung magkakababy kami, anong gusto naming gender? Ako, kung ako may choice, pipiliin ko, gusto ko, babae. Siyempre ako lalaki. No, ayan, siya lalaki. Yan, siyempre gusto ko yung maaayusan ko, ganyan. Siyempre pag lalaki gusto nila talaga nila. Pero kung anong ibigay ni Lord? Ayan, basta normal and healthy. Makikita nyo yung... Ano? So, yun, yung gustong maging kamukha, ayan. Sinong gusto nyo maging kamukha? Pag babae, sana man lang ako, ayan, may makikita kayong picture dyan na kapag kamukha ako or pag kamukha niya, baka naman chula, ayan. Apps lang yan, ayan. So, kayo naman gusto ba kung sino yung... Kung sino mas gusto nyo kamukha nyo.
tinatap? Ilang baby ang gusto niyo? Ilang okay. baby ang gusto niyo? Ilang baby? Ako, sabi ko sa kanya, isa. Ikaw, ilan ba gusto mo? Hindi ako naman, ano, dalawa, tatlo. Pero dalawa, okay na. Babae talaga lang, okay. Ako kasi isa lang, parang feeling ko kasi parang hirap mga anak, ganun. Parang natatakot ako, pero sabi nga kasi ng mami ko, pangit daw pag isa lang, ang boring daw. Kasi mami ko, solo lang siya. So, ang boring daw. Yun. Mas maganda raw yung maraming kapatid, mas masaya. Pero kami, tatlo kaming magkakapatid, masaya kami. Kami rin, tatlo. Mayan, tatlo din sila. Pantay lang. Same. Ngayon, wala pa kayong sariling bahay. Kanina nyo gusto magstay sa bahay ng parents ni Neil o sa bahay ng parents ni Janelle? Kahit saan. Welcome naman kami pareho. Welcome siya sa family ko. Ayan, pag nauwi ka ng Minang Laguna, dun kami minsan nag-i-stay. Tapos, minsan, nabalik naman kami dito sa Cavite, dito naman kami nag-i-stay. Ganun. Mabait ang mabait yung ano namin, guys, parents namin. Ayan. So, yan, kahit kaninong site, okay lang. So, oh. In the future, gusto niyo ba magkaroon ng sariling bahay at saan? Saang lugar? Ako, gusto ko talaga magkaroon ng sariling bahay. Sinasabi ko naman sa kanya, pero hindi ko naman siya pinapressure. Yeah, I mean, pag may yeah, budget na. Gusto namin naman na, para alam ko tutuloy kami na. Para yung, alam mo yun. Kahit maliit lang, hindi naman. Hindi naman namin kailangan ng malaking bahay. Kahit simpleng bahay lang. Siyempre, gusto rin namin talaga magkaroon yung magsarili para yun nga, matuto kaming dalawa lang kasi as of now, aminado naman kami medyo nakaasa kami sa both parents namin. Giniagawa mo! Yun na, yun na lumaki sa... Saan? Lumaki saan? Parang pareho tayo ano, nasanay na yun. Oo, na nakaasa, gano'n. Baka ikaw lang. Joke mo? Ayan, nakaasa. And saan? Ano? Pagod na pagod sa'yo, daddy. Ayan, take pull ako sa daddy ko kasi basta. Halos lahat siya yung nagawa sa amin sa bahay. Yung wala na kaming ginagawa, yun nga, parang prinsesa. And saan? Dito, sa Cavite din. Kasi mas malapit yung work niya dito eh. Pero kung sa Laguna naman, ang hassle naman kung mag-uwi siya, di ba? Pagod naman siya sa biyahe nun. Pero sanay na kami dito sa Cavite. Sa akin, okay lang naman kung dito. So, preferred nyo ba ang joint account or sari-sariling pera? Sa wala naman kahit ano, okay lang. Kasi pera niya, pera ko naman. At pera mo, pera ko din. Pero ngayon kasi, joint account talaga kami. So, yun, parehas naman namin gusto yun. Diba? Pero, sinasabi kasi ng daddy ko, kailangan mag-ipon din daw ako for myself. Iba pa rin daw yun kasing may sarili kang pera na parang hindi ka nakaasa sa asawa mo. Ayun. Pero, natutuwa naman din daddy. Ako kay daddy na naisip niya yun na tama nga naman na kailangan magkaroon din ako ng sariling pera. Hindi yung pwedeng lagi ako nakaasa sa kanya, diba? Lalo pa ngayon, syempre, wala akong work, tapos siya lang yung nag-work. Tapos ngayon, pandemic, na-stop din yung, ano niya, yung pag-work niya. Ayan. Supportahan mo kami sa YouTube naman. Oo, kaya supportahan niyo kami sa YouTube, guys. So, eto. Sino na ang nagbabudget or humahawak ng pera? So, sino? Pare-pare. Ako. Yeah, hawak ko yung ano niya, ATM niya. Ano naman ang budget? Kasi mas matipid siya. Kasi ako, pag nasa akin yung pera, medyo ano ako, gastador. Ganyan. Kaya yun naman yung maganda sa kanya. Pero syempre guys, kahit naman nasa akin yung ATM niya, hindi rin naman ako basta-basta kumukuha ng pera doon or kapag may gusto akong bilhin, basta akong mag-withdraw doon. Hindi. Bawat kinukuha ko doon pera,
or kapag may gusto kong bilhin, lagi kong sinasabi sa kanya. Diba, Bin? Kasi syempre, dapat alam din ng mga asawa nyo, yung mga lumalabas na pera at yung pumapasok. Syempre, diba? So, ako na. Okay lang ba sa inyo na magbigay pa rin ng financial assistance sa parents ng isa't isa? Sa akin, okay lang. Okay lang masami. Syempre, family mo din naman. Kahit ako ngayon na nag-asawa na ako, nagbibigay pa rin ako sa parents ko, lalo na nung may work ako. Kasi minsan sinasabi nga ng parents ko na parang kailangan yung parang ang priority na namin is yung kami. Lalo na pag nagkaroon kami ng mga anak, kaya in the future, yun, dapat daw ang priority is yung family namin. Pero kasi ako, hanggang meron, kung may extra pera, ha, magbibigay ako, willing akong magbigay. So sa akin, wala naman akong against dun sa kung nabibigay siya sa kanila or hindi naman din siya against kung nabibigay ako sa amin. So, yun. Yun naman kasi, alam namin yun. Diba? Sinasabi ko naman sa iyo yun. So, yun. Next. Hindi mo nabawasan isip mo. Ano ba ba? Yun namin ko yung mamaya. Pasahin mo na to. Kain ka ng kain. Kapag may misunderstandings kayo, inaayos nyo ba muna or natutulog kayong magkaaway? Siyempre, hindi muna kami natutulog. Oo. Ako, at hindi ko rin siya matutulog eh. Hindi talaga makatulog. Wala lang. Ayoko lang ng magkaaway. Nakaka-assert din kasi ito talaga eh. Alam mo yung parang hindi ka rin talaga makakatulog. Hindi magtatawa, Bin. Ayun, talaga inaayos namin. Siguro inabot lang kami ng madaling araw. What? Hindi naman. Paminsan lang. So, may balak ba kayo mag-work abroad? Ikaw? Ako wala. Ayoko magsalita lang tapos ha, pero as of now na nagsasalita ako ngayon sa harapan niyo guys, parang ayoko, hindi ako ready. May lahat naman siyempre. Kung maging successful ka naman dito, ba't ka palalayo? Tama. Pero saka, siyempre, kung kailangan. Tsaka kasi, sa family ko nga kasi, wala kasing nag-a-abroad. So, sanay ako na kasama ko sila. Ayan, since birth, nandyan sila. So, hindi talaga ako sanay na may mawawalay sa amin. Hindi ko paya. Lalo ako, ma-homesick akong tao. Dati nga, sabi ko sa mami ko. Sana magkumamana ng business. Dati nga, sabi ko sa mami ko, gusto kong pumunta ng abroad, ganyan. Tapos natatawa lang sila sa akin. Kasi nga, sabi niya, ay nako, ne, hindi mo kaya. Pagpunta mo pa lang doon, tatawag ka na, baka sabihin mo sa amin, may uwi na ako. Ganyan. Alam na nila yan. Kaya hindi na sila naniniwala sa akin. Sayang pag-uwi. Sabi, sabi. Oh, last two questions na tayo. How did you decide on how to split up holidays? Naintindihan mo ba yan? Oo, oh, syempre. Ano, salitan lang naman. Ano yung sabihin nga yun? Yung ano, saan nga mag-ano, Christmas. Wala ka na rin sa gano'n. Ayan. Oo, oh, salitan. Pag sinabi ko sa kanya, B, sa December, Christmas, sa amin ka, tapos sa New Year, sa kanila naman kami, gano'n. Sa Christmas naman, hindi, sa amin naman, tapos next year. Pero mas madalas, pinagbibigan mo talaga ako, di ba? Kasi minsan nag-celebrate siya sa birthday. Kahit birthday niya, sa amin siya nag-celebrate. Hindi pa nga ako nakapag... Dito ako madalas nag-celebrate ng birthday. Di ba na pa ako pag-celebrate sa amin, ng birthday mo? Hindi pa. Di ba lagi yung pinilinok ng mga tropa ko? Pero naman, salitan lang. Kunyari ngayon, kung ngayon ano, September, doon naman sa nila. Kung sakaling ano. Wala pa rin ako. Ngayon kasi, kung uwi kami ng Laguna, syempre, no choice siya. Sa amin talaga siya magse-celebrate kasi hindi naman pwede kasing bumalik ulit kami dito, di ba? Kasi higpit na ngayon. So, last question. What is your secret to making marriage ba? Pronunciation na. Work for a lifetime. So, ano secret? Kasi ano pa naman eh, mag-1 year pa lang kami sa September. Ayan, turning into 1 year. Pero ilang ano na rin kami? Pero ang tagal na rin namin naman. 4 years na kami sa October. Yung naging kami. So, ano secret? Wala. Just go with the flow kami.
Ganon, ano? Pero, sabagay, 4 years, medyo maano pa rin yung mag-isip pa siguro. Oo, nag-aaway-away kami, pero... Alam mo yun, parang kahit nag-aaway kami, wala. Hindi man sa no choice na. Kahit nag-iis ako sa kanya, syempre, mas nanging babaw pa rin yun, syempre, love mo siya, ganyan. Kaya, kahit may mga flaws siya, yung mga lalo na pag maiinit, kasi yung ulo niya, mainitin yung ulo niya, yun, no choice ka na lang, tanggapin mo na lang. So yun, aminin mo, mainit talaga ulo mo. Ganyan. So yun, nakakasisihan pa po kami dito. So yun, wala kami yung sikreto. Hindi, yun. Siyempre, ano rin, tiwala. Ayan, trust. Tama ba? Trust and love. Pero mas nangingibabaw sa amin yung love. So, ayun na. Yun na yung last question namin. Ba't ang logo? Nag-uusan yun. So, yun. Kaya lang namin para alis. May makain. Oo, mas masarap kasi magkwentuhan kapag nakain, diba? So, we're done, guys. So, dito na namin i-end yung video namin. And, see you on our next vlog. Bye!